ibang kakilala na tinatawag ko pong mommy at daddy. Bakit mo tinatanong? Yung panaginip ko po kasi, meron po akong tinatawag doon na mommy at daddy. Nakausap ko ang uncle, Sir Norman. Merong nagawang malaking kasalanan, Sir Ruth. Isang bagay na hindi ko akalain na kayang gawin ng asawa mo. Ikaw, anak ni Maggie. Si Mommy Maggie daw po yung nanay ko. And why should we believe these people? Sino ba sila? Kaibigan ni Aling Glenda si Mommy Maggie. At kaibigan din ni Maggie, yung Rochelle. Okay, so who's telling the truth? Nakausap ko na sila Glenda. Payag silang magharap-harap. Para malaman na natin kung sino nagsasabi ng totoo. Umamin na kayo na scheme nila ang lahat ng to. Baka maling akala lang ni Tito Abel na si Mommy Maggie talaga yung nabuntis niya. Ako ang tunay na anak rin ni Monteclaro. Yun ang totoo at hindi niyo na mababawi yun. We have to talk. Kung nandito ka para pakiusapan ako na bumalik sa bahay, huwag ka na magsaya ng laway. Dahil si Auntie dapat ako mausap sa akin, hindi ikaw. Ruth, si Auntie mismo nagpapunta sa akin dito. To apologize? Hindi. Para alamin kung may kinalaman ka sa aksidente ni Uncle. At kung may kinalaman ka kay Angel. Ano bang pinagsasabi mo? Ano naman magiging kinalaman ko doon? I don't know what you're talking about. Please, sige na. Umiling mo na sa akin. Is everything my fault now? Una yung paglayas ni Karen at Anna sinisinyo sa akin. Nasampal pa nga ako, di ba? Tapos ngayon pati ang aksidente ni Uncle, isisisinyo sa akin? Sige! Go ahead! Isisinyo na lahat sa akin, pati ang pagbaka sa Maynila! Go! Hindi naman kami ang naninisi. Si Uncle mismo. What? Si Uncle? Nakakapag-communicate na siya kay Auntie. Ngayon, sinasabi niya, kasalanan mo lahat na nangyari. Well, mali siya. Mali siya dahil wala akong kasalanan. Baka naman, baka na sobrang sagamot si Uncle kaya naapektuhan yung utak niya tapos kung ano nung pinagsasabi niya, ewan ko, basta wala akong alam dyan. Sana nga, Ruth. Sana. Kasi pa may kinalaman ka dito. Ruth, nakakahiya. At sino naman ang manihiya? Ikaw? Di lang ako. Mas pati mga anak natin. Si Alden, si Carla. Patrip yung ninong yun. Tatay, ayaw niya maging Monteclaro, di ba? O tapos yung bigla niya kami nga awayin ni Anna. Galit siya dahil posibleng kami. O ako. Pwedeng ako ang tunay na apo, Aldrin. Baka naman nabigla lang siya. Lahat naman nagulat sa nangyari. Sige na, I have to go. Ha? Teta, alis ka na agad? Pupunta ako pa kasi si Mami pati si Carla. Lumipat kasi sila. Galit ka ba sa akin? Hindi. Bakit naman? Eh, bakit ka nagkakaganyan? Wala. Anong wala? Eh, hindi ka naman dating ganyan eh. May problema ka ba? Sabi mo sa akin. Wala nga. Adrian, ano ba? Sa akin ka ba magtatago? Sige na, sabihin mo na! Gusto mo malaman? Oo! Alam mo, Karen, ayokong ikaw yung tunay na apo. Ha? Bakit?
dahil gusto kita. Yun, gusto kita. Kaya lang pag ikaw yung tunay na apo, ibig sabihin nung magpinsan na tayo. Ibig sabihin nung di na tayo pwede. Kaya ito, nagpa-practice akong umiwas sa'yo. Aldrin? Karen, yun yung totoo. Ngayon, alam mo na. Sana masaya ka na. Sana'y wala na wakas kung pag-ibig ay wakas paglalambing sa iyong piling maligaya kung walang kahambing. I hate them. Bakit ganyan ka, Angelet? Di ba nung nalaman mo na ikaw yung tunay na apo, nagalit ka din? Nina, hindi naman pwede yung ganun. Oo, Brian, noon, nagalit ako. Nagalit ako sa mami ko. Nagalit ako sa Maggie na yun kasi pinamigay niya ako. Nagalit ako sa daddy ko kasi ako yung resulta ng panluloko niya. Pero kasi... Pero ano? Ano nag-iba? Ano ko lang naramdaman magkaroon ng pamilyang nagmamahal sa akin. Ngayon lang naman ako nagkapamilya, Brian eh. Ang totoong pamilya. At mas gusto ko na to kaysa wala. Pero ngayon eh, baka mawala na naman dahil kina Ana at Karen. Nagulo nila yung buhay ko eh. Nina, kung ano man yung totoo, lalabas at lalabas din yun. Kailangan mo nang tanggapin. Tsaka kung mahal ka talaga nila, hindi mo babago yun kaya ikaw pa o hindi yung totoong apo nila. Brian, anong hindi magbabago? Eh, nagbago nga yung tingin nila sa akin kung nalaman nilang ako yung totoong apo nila eh. Mas naramdaman ko yung effort nila. Mas naramdaman ko na mas mahal nila ako kung sa kinaanap ka rin. Kapag nalaman na yung totoo, may etsopera na naman ako. Mas gugustuhin na naman nila si Naan at Karen. Ayoko, Brian. Ayoko mawala sa akin yung pagmamahal na lolo ko lang. Sinabi ni Aldrin na mahal ka niya? Sabi niya gusto niya ako. At dahil gusto niya ako, kailangan niya akong iwasan. Alam ko naman. Kasi, kung sakaling ako nga yung tunay na apo, posibleng maging kami. Dahil magiging magpinsan kami, di ba? Alam mo, Karen, gusto kong sabihin na kailangan mong mamili. Pero syempre, hindi ka naman pwedeng pumili. Ang kailangan lang nating gawin, hintayin na lumabas yung totoo. Pero kung sakaling si Aldrin naman yung pipiliin mo, sa tingin mo ba may patutunguhan kayong dalawa? Sa tingin mo ba hahayaan ni Ma'am Ruth na maging kayong dalawa? Hindi ko alam. Gusto ko rin si Aldrin. Pero gusto ko rin tong pamilyang to. Kailangan kita. Si Uncle. Si Uncle, nakakausap nila si Uncle. Lintik na. Kakapagsalita na? Hindi pa. Kaya kailangan mo siya unahan. Kailangan mo siya magpatahimik bago mo siya magpagsalita.
Ako nang bahala. So, even Anna is saying na siya ang tunay na anak ka rin niya. I love it. Back to zero na naman ulit sila. For sure, magkakagulo na naman. Ano nakakatawa, Carla? Wow! Kawawa naman ang kuya ko. Akala mo ba, hindi ko napansin na natuwa ka nung nalaman mong hindi pala si Karen yung tunay na apo? Pero ngayon, possible pala na magpinsan kayo. Which means... Nakakadiri kayo. Oh my God! It's funny. Kuya, it's funny! Nakakatawa! Walang din ako pumunta rito eh. Bicon! Nandito na ako sa ospital. Nandito na ako sa bahay. Makikita nila ako dito kaya may alibi na ako. You're good to go. Hihingi na lang ako ng tawad sa Diyos pero kailangan naman nahimik ni Angel. Tapusin mo na yan. Nandito na rin ako. Nakikita ko na. Monte Claro. Buti bumalik ka. Auntie, may mga papel ako na iwan sa safe. Importante kailangan sa office, kaya bumalik ako. Meron kang papel na kailangan basahin. Anong papel? Nalungkat kayong love letter sa akin nung kinder ako. Eh, mukhang toddler pa yung nagsulat nito eh. Ang Uncle Sermon po ang sumulat niya. Really? Si Uncle Sermon? Nakakapagsulat na? Well, that's good news, right? Pero, bakit truth bad? Hindi naman siguro ako bad breath, auntie, hindi ba? Don't you joke around me, Ruth. Sinabi sa akin ng Uncle Sermon mo na may kasalanan ka at may kinalaman ka kay Angel at sa aksidente nangyari. At na-conclude niyan all because of this Ruth bag? Come on, auntie. Seriously? If I were you, Ruth, aaminin ko na ang kasalanan. Lahat-lahat. Baka sakaling mapatawad pa kita. Auntie, kahit sampalin mo pa ako ng kaliwad kanan, wala akong aaminin. Dahil wala akong ginagawang masama. Now, if you'll excuse me, mayroon pa akong ibang papel na kailangan asikasuhin. Sa inyo daw itong papel na ito. Malapit nang magsalita ang Uncle Sermon mo. At kapag sinabi niya lahat ng kasalanan mo, sisiguraduhin ko na magbabayad ka.
always be in paranoia. Excuse me. Really now? You should tell yourself that. Anong ginagawa mo dito? Dadalawin ko lang sana si Don Sernan. Matagal ko rin naman siya naging kliyente, di ba? Mangangamusta lang ako, Abel. Wala naman siya, babalik na lang ako. Oh, hindi ko kung pinagdodolo ko. Ako ang nag-hire sa'yo. Hindi naman kayo magkakilala ni Uncle Sernan eh. Hindi naman siguro masamang dumalaw, di ba? Ikaalis ito hanggang di mo sinasagot yung tanong ko. Sinasabi mo? Di ba ikaw nagdala sa amin kay Brent? Niloko na kami. Tapos nung namatay siya, nawala ka, nagtago ka. Bakit? Wala akong alam dyan. Ang sinasabi mo? Sabutin mo muna yung tanong ko! Ano? Investigador ka na rin ngayon, ha? Anong gusto mo, ha? Maghintay tayo ng pulis. Tapos, sinasagutin mo. Ano? Pasensya na pinaghintay ko kayo at meron pa ako inayos sa problema. Wala siya po si Aling Glenda. Kamusta ho? Kaibigan ko si... si Maggie sa safe haven. Wag po muna. Pataka muna, nasa si Karen? Sinundo niya lang po si Aling Rochelle sa May Gate. Ang sabi sa akin ni Anna, kilala mo daw si Maggie? Oho. Naging magkaibigan ho kami sa safe haven. Nakita ko nga ho ito si Anna nung maliit pa siya. Wala, sorry. Sinundo ko lang po si Ate Rochelle. Mabuhay. Rochelle? Glenda? Ikaw ba yun? Rochelle! Glenda! Kamusta ka na? Ang ganda-ganda mo pa rin. Oh, kamusta ka na? Tagal na eh, hindi nakita. Kamusta? Eh, teka. Bakit ka andito? Umubo na kayo. Pinatawag ko kayong dalawa para magharap kayo dahil gusto kong malaman ng totoo kung sino ba talaga ang anak ni Maggie, si Karen o si Ana. Si Karen ho! Sabi ni Aling Rochelle, gusto lang pong malaman ni Lola kung sino po ba sa inyo yung nagsasabi ng totoo. It's Miss Rochelle. At ako po yung nagsasabi ng totoo. Si Karen po talaga ang apo niyo. Rochelle, pwede ba? Huwag ka lang magsinungaling, oh. Sa akin pinaampon ni Elisa ang bata. Alona, ang totoong pangalan ni Maggie sa safe haven. At bakit niya ipapaampon sa'yo eh hindi naman kayo close? Teka, sandali. Hindi ipagkakatiwala sa'yo ang bata, Rochelle. Alam ng lahat na hindi ka magaling sa bata. E magaling ka lang naman maglandi. Aba, nang layak ka pa talagang matandang dalaga ka, ha? Sandali lang, ha? Meron pa ba kayo ibang prueba na magpapatunay kung sino ba talaga ang anak ni Maggie? Si Anna ba o si Karen? Ma'am, yung picture po. Parehas po kayong nasa picture. Alam ko po ang totoong pangalan ni Maggie. Pinagkakatiwalaan niyo po ako, kaya sa akin po kayo maniwala. Si Karen po talagang apo niyo. Eh, pwede naman sa dyaryo mo lang nalaman yun, di ba? Walang ibig sabihin yun, Rochelle. Ma'am.
Ipagpara niyo na lang po ako sa kanya. Siguro naman po, mas katiwa-tiwala yung mga sinasabi ko kaysa sa babaeng ito. Mrs. Monteclaro, maniwala na ho kayo sa akin. Si Ana po ang totoong anak ni Maggie. Lola, pinapaikot ka lang itong dalawang to eh. Eh wala naman sa inyo makapagbigay ng pruweba kung sino ba talaga yung totoo. Lola, they're not reliable. Lola, huwag ka na maghanap ng iba. Ako ang tunay na ako. I'm sorry, pero si Karen po talaga ang totoo nung ako. Si Ana nga eh. Si Ana ho ang totoong anak ni Maggie. Si Karen nga. Sandali lang. Unless you can give me more proof at saka lang natin malalaman kung sino sa inyong dalawa ang nagsasabi ng totoo. Pero posibleng parehas kayo nagsisinungaling. Teka, sino ka ba? Bakit kanina ka pasabat na sabat? Siya si Nina. Ang posibleng anak din ni Maggie. Mrs., pero yung totoong anak ni Maggie, eh sa akin ho napunta na ibinigay ko naman kay Naida. Ito nga ho yung si Ana. Sa akin nga napunta ang totoong anak ni Maggie. Si Karen nga yun. Si Ana nga. Oh my God, ang gulo nyo! Sandali lang ha. Wala namang mangyayari kung magsusumbatan kayong dalawa eh. Talagang kailangan mahanap namin si Maggie. Uy, Alice. Humingi pa daw naman ang isip mo. Ah, kasi nire-replay ko lang sa isip ko yung panaginip ko. Inaalala ko yung ibang mommy at daddy ko. Inaalala ko yung tsura nila. Pero parang malabo naman. Eh, ganun naman talaga sa panaginip, di ba? Pagising mo, limot mo na agad. Lalo ka na, amnesia lady. Uy, di ba may assignment tayo sa ward sa isang hospital? Ikaw, anong gusto mo? Mag-assist o mag-feeding ka lang sa mga bata dito? Alam mo, okay lang naman ako eh. So, tingin ko kailangan ko yan para kung hindi kung ano-ano yung iniisip ko. Tara, punta na nga natin hospital na yan. Miss, may nakita ka ba ng lalaki na nakakapos na ka-jacket na black? Opo, sir. Nandun po ko. Pagkalabas. Naglalakad po. Rita! You were highly recommended to me by Abel. Thank you. I'm sorry to keep you waiting. Meron lang akong kinausap sa labas. That's okay, ma'am. Ano po bang kailangan niyo? Actually, ma'am, malapit ko na po maubos yung listahan ng survivors ng lumubog na barko kung saan nandun si Maggie. And may mga bagong leads na rin po ako kung nasan si Maggie. That's good. Ituloy mo yan. Pero gusto ko sana, from now on, sa akin ka lang magre-report. I also need your help with these two people. Si Rochelle Mejias at Glenda Ramirez. They are with Maggie? Yes. Yung baby na hawak ni Maggie? Siya ang tunay kong apo. Nagkagulo-gulo kami dito nang dumating tong dalawa. Kasi ang sabi ng isa, si Ana daw ang tunay naming apo. Ang sabi naman ng isa, si Karen. I just want to know the truth. At gustong-gusto ko lang malaman kung sino kina Ana at Karen ang totoo kong apo. Ano? Ruth! Sino to? Ruth, ikaw ba yan?
ginagawa mo dito? Wala dito yung girlfriend mo. Hindi si Carla yung pinunta ko dito. Ha? Ano, hindi ba obvious? Ana, I like you. Bakit? What's wrong? May dumating lang kasi na nagsasabing posibleng si Ana o si Karen yung tunay na Ana Karenina. Parang bigla na lang po ako na out of place. Parang mas gusto niyo po kasi isa sa kanila yung tunay ng apoy. No, no, gusto mo kayo, Peter. Papapatay mo si Angel? Ha? Ikaw pa rin papatay kay Ben sa aking Angel? Ginawa ko lang yan para sa kabutihan ng mga anak ko! Hindi ka! Sarili mong Angel! Wala kang sasabihin, hindi ka pwede magsumbong. I'm sorry, pero kailangan mong aminin sa kanila lahat. Aminin ng alin? Si Baggy, ang anak ko. Buhay si Baggy. Sinuot ang mastermind ng panluloko sa atin at hindi lang yun. Angel! I am your wife! Shut up! Angel!